Corgis, good morning. Siki. You hold my hand. Ako, wala tayong umbrella. Hello, Corgis. Papunta kami sa orientation ni Zeke. Tapos, medyo late na nga kami. Pero lang po, wala namang oras yung number 11. 9 to 11. 10 na. Tapos, pupunta kami sa house ng friend ko, yung sa college friends ko. Nagkikita-kita kami ulit. Pero since kasi night shift ako mamaya, 11 yung kita-kita namin hanggang 5. So, uwi na kami siguro mga 5, mga 4, 5. Pero syempre, yung iba magsistay pa na. Ayun, makikita ni si Joey. Sige, girls. Powder ko! Hello, Corgis. Ando, nandito na kami sa school. Mag-a-assess si Zeke. Talaga nagsalamin. Wanna trace? Trace natin. Kaya niya lang po i-copy. Ha ha ha!
Joey. Follow her on Alfie DG. Vlog on na vlog. Vlog din siya, guys. Follow niya siya. Nababaliw na po. Isang picture lang kami. Bye, Faith. Parang ang dilim, hindi kayo makita. Ang dilim, pero kanina parang ang ano, ang linaw. It's already 12. Start na ng shift ko kanina. Maaga ako nagising mga 9:30 kasi meron akong tinuruan. Yun nga yung sabi ko sa inyo. Minsan, pag naging tenure na minsan, pwedeng i-request na subject matter expert ko tulad ko tungkol sa vlogging. Ganun. Dalawa na yung naturuan ko eh, tungkol sa vlogging. Ayun, may dagdag na sweldo yun. Hindi ko lang alam magkano. Tapos, hindi na ako nakapag-update kahapon tungkol dun sa may reunion namin ng Antot. Wala, sobrang saya lang talaga. And si Zeke, sobrang tuwa din siya. Tapos parang naisip ko nga, sana magkakapit-bahay na lang kami. Pero hindi, kasi halos lahat ng... Pero Chris, kasi nga yung meaning talaga ng name ng barkada namin, ang tropang over sa tawanan. Parang, ano lang kami, asaran-asaran lang kami, pero yun yung way namin para pakita yung pagmamahal namin sa isa't isa. Pero hindi talaga kami naaasar o whatsoever. So, syempre, may mga barkada kayo, may mga inside jokes yun, yung mga ganyan. O kaya, asaran lang, ganyan, tawanan. So, sobrang na-miss ko yun. Yun. So, ganun talaga kami. So, yun, shift ko ngayon. Iaano ko lang kayo. Sabihin ko lang sa inyo yung nangyari. Eh, kahapon, hindi ko na na-end yung vlog. Kasi yung after nung dumating kami sa bahay dito, kasi nga hanggang 5 lang kami yata, pero nakaalis na kami dun 6 ata. Tapos nakadating na kami sa 7, syempre na si Gaspo pa si MC. Pagkain na. Tsaka si Zeke, nagpumas kami ulit. Bago matulog, parang alas 2 hours ang itulog ko. So, sobrang kahapon, grabe yung pakiramdam ko. Habang nagsishipin, naantok ako nang mapigilan lahat na ginagawa ko para hindi ako antokin. As in, kung kinakain, makain ako ng gamis, may gamis kasi sisig. Tapos, ilang coffee, ganyan. Sobrang pagod. Tapos, kahapon naman, since kasi nga nung Sunday, nag-degroup, nagluto ka ng pesto na kasama namin sila ko yan. Tapos, nag-church. Tapos nung Saturday naman, bumili kami ng mga school supplies. Sobrang busy kami nung weekend. Kaya hindi talaga kapag-inis sa bahay. So, may isang bahay, nilang pasok ko. May isang CR, tapos yung cage nila. Pinaliguan ko din yung mga DVDs. So, hindi ko nga rin sila pwede ilabas. Iisip ko nga sana, ilalabas ko sila. Eh, yung area ng garahe dito na nilalabas si mga bonus mother in law ko sa taas. Kasi mahilig na mag-do-do si mami. Gusto niya sana mag-business para mo. Kaya handa na lang na yung mga kainan din. Parang hindi ko ako kainan. Kasi dati nung bata rin ako, may kalendaryo nito na pangalaman nila ng sales. Talaga mo sa mag-do-do na mami. So, hindi siya yung usual na kalendaryo. Pang-catering yung lasa. Kaya nang sarap talaga. Ayun lang, sobrang saya lang namin. Tapos lahat, actually, girls, kasi lahat ng mga barkada namin, yata kami 12, tapos siyempre yung iba may mga anak na rin. Si Jonah nga hindi nakasama. Inaanak ko yung isa niyang anak. Tapos si Arya, inaanak ko din yung anak niya. Sino ba yung mga anak na rin sa akin? Si Karen, si Myra, Jonah, si Aryan, ako, saka si Joey. Pero yung iba hindi pa. Tsaka si Rin, ikakasal naman yun.
So, halos lahat kasi ng mga red barkada ko, iba, nasa ibang bansa na. Si Jake, hindi ko alam kung basta masa nasa ibang bansa na sila. Si Rain kasi sa Middle East, eh, sa Middle East yung nakatira. Tapos, si Faith naman, Japanese kasi yun. Talagang, sa Japan siya nag-work na rin, mga kapatid na triplets sila. Ayun. Sobrang ano lang kasi yung barkada namin. Ano lang, sobrang totoo lang kami sa bawat isa't isa. Yung kahit ang taga namin hindi nakita, pag nagkita kami, ganun pa rin. Tapos, hindi kami nagkakayaan sa isa't isa. Tapos naalala ko, pag pupunta kami, simple lang kami, pagpunta kami sa mga bahay-bahay. Hindi kami parang, barkada na parang kung nag-like na night out, ganyan-ganyan. Kasi parang, ano lang kami, simple lang talaga kami. Masaya lang kami sa magkakasama. And then since HRM kami, lahat kami mahilig magluto. Tapos, nagdala nga din ako ng pesto kasi favorite ni Faye. Tapos, masarap yung pasta na niluto ni Faye. Ni bell pepper. Basta masarap. Saka, sa amin din, na di ba nga nasabi ko na sa inyo, na minsan, naiisa ko pag magkabarkata sa MCD 7 lang mga kusina, ganyan. Kasi nga, siguro nasanay na sila or lalaki sila. Kasi kami, sa barkada namin, pag kunwari, may bahay kami pinuntahan, tulong-tulong talaga kami na lilinisin namin, gano'n. Kasi nga, ewan ko gano'n kami, or dahil HRM kami, kung parang automatic na sa amin. Si Mina naman din, expecting na rin siya, excited na rin ako doon. Kasi alam niyo yung syempre pag yung mommy ko minsan. Ayun, si Leia din pala, gusto ko na rin makita. Kaso taga Pampanga yun. Dati taga nag-work sila ng asawa niya sa Dubai. Pero yung asawa niya lang yun. Tapos may baby siya. Kasi sabi nga namin ni Joe, since may baby na, mahirap din talaga parang mag-work or bumalik ulit sa work. Dahil na pag may baby ka, parang ikaw talaga yung mag-aalaga, ganyan. Ang hirap, parang lalo na wala ka nang mapag-iwan. Buti kung meron talagang trusted na kanari yung mommy ko, kaya mother-in ko, na pwede magbantay. Ako yung mommy ko nag-work, pati mama ko nag-work. Tapos yung lola ko naman, may sabi na siya sa concern, hindi naman siya pwede mag-aalaga. So, wala rin talaga akong aasahan. So, parang ganun din si Joey. Mahirap din talagang iwan yung anak ko sa ibang tao. Kasi kami, din ni masawa ko. Talagang, dati nung nabas, bumalik ako sa work, parang mas nalang sa atas. Dede-dede pa rin siya sa akin. Pero, breastfeed, ginawa na namin combine. Parang nabas, nagpapapok sa office. Nag-ano kami ng parang yaya niya na umian. Kaso nang, kaya ko siya kinuha kasi hindi na ako makatulog. Hindi ko sobrang hands-on naman ako sa anak ko. Gusto ko, syempre gising siya pag gano'n, pag umaga, sigulong-gulong siya, sisit, ang gano'n, taba-taba. Tapos ano, natutulog din siya pag matutulog ako. Tanghali din naman siya magising kasi, kasi nga ang nangyayari, umuwi siya ng weekend eh, gano'n. Tanghali din naman siya magising kasi, or basta hindi naman siya, hindi natutulog sa gabi, gising naman siya, ay tulog naman siya sa gabi. Hindi parang yung anak ko, hindi pa. Hi, Quirkies! Naputol na kanina siguro ipag-isabi nyo lang noon. Kailangan ko nang mag-end yung vlog. Hindi ko alam kung this week meron ba kaming pupuntahan or meron kami gagawin na ano. Kasi nga, syempre, ayoko naman lagi na parang dito lang sa bahay. Pero titingnan ko kung anong mag-share ko sa inyo. Pero, just keep on watching and thank you sa mga mobs na nagsusupport. Sobrang nag-enjoy ako sa vlogging din. And yung pag nag-record ng mga memories. And mag-work-work na ako. Hanggang 9 a.m. pa. Ilang girls. And si Joey din, i-add nyo rin siya. Hindi ko lang alam kung si Lane mag-aan na rin siya ng channel niya. Yun lang. And i-follow nyo rin yung sister ko. Nandun na rin yung channel niya ngayon. Just in time. Maganda lang. Yun lang. Please add her din. Lalo na yung pag mga gusto ng mga fitness. And then, magaling din yung mag-makeup. Yun lang.